walong pinakamalaking barko sa buong mundo. Ang mga barko ay isang kagamitan na makapaglakbay sa dagat upang makapunta sa paroroonan mo. Pero alam niyo ba mayroong mga barko na 10 times na laki kumpara sa mga regular na barko na nakikita nyo? Maliban dito, ang mga barko ay ginigamit bilang isang karganan ng mga produkto o mga kargo mula sa isang bansa patungo sa ibang bansa. Sa paglipas ng panahon ay paunlad ng paunlad ang mga kagamitan dito sa ating mundo at narito ang isa sa pinakamalaking barko sa buong mundo na gawa ng tao na ngayon mo lang makikita. Kaya simulan na natin. Number 8, Knack ni Vice. Ang barkong ito ay tinagurian isa sa pinakamalaki at pinakamabigat na oil tanker na barko na gawa ng tao sa mundo. Dahil meron itong taas na 458 meters at may bigat na maabot sa 260,941 na tonelada. Ginawa ang barkong ito sa taong 1979 sa Sumitomo Heavy Industry sa bansang Japan. At maglaon sa taong 1988 ay nasira ang barkong ito sa Strait Hormuz dahil sa digma ng dalawang bansa ng Iran at Iraq. Sa taong 1991 ay binili ito ni Norwegian ang barkong ito upang ayusin nila ang mga sira nito. Ang barkong ito ay mas kilala sa tawag na Austin Tanker at maglaon pinalitan ito ng pangalan na John Re Viking. Ngunit paglipas ng 13 years ay muli ito pinalitan ng pangalan na Knack ni Vice. Ang barkong ito ay pinapagana lamang ng isang propeller. Ang maximum speed ito ay kaya maabot sa 30 km per hour at mayroon sakay na 35 crew members. At noong 2009 ay inabado na ang barkong ito. Number 7, TI Class Super Tanker. Ang barkong ito ginigawa noong 2003 ng Daewoo Shipping Building at Marine Engineering sa Okpo ng bansang South Korea na pinapagawa ni Hellspan Company. Ang barkong ito ay may taas na 78 meters at may bigat na umabot sa 234,000 na tonelada. Ang maximum speed nito ay maabot sa 30 km per hour. Noong 2004, ang barkong ito ay binili ng OSG o Overseas Shipping Holding Group. Ang pangalan ng grupo nila ay TI Asia, TI Africa, TI Europe at TI Oceania. Kaya pinapangalan nito ng TI Class Super Tanker. At noong 2010, ang nagpatakbo lamang nito ay ang TI Europe at TI Oceania. Number 6, Q-Max. Ang barkong ito ay ginagawa sa Samsung Heavy Industry at Hyundai Heavy Industry at Daewoo Shipping Building at Marine Engineering noong 2007 to 2010. Ang barkong ito ay kaya magkarga ng 9,400,000 na kapasidad. Ang maximum speed nito ay maabot lamang sa 36 km per hour. Ang barkong ito ay may sukat na 345 meters na palapad at 34 meters naman ang pataas nito. Ito ay kaya magkarga ng 19,000 na container. Noong 2014, nagkaroon ng isang seremonya. Ang barkong ito tinaguri ang pinakamalaking shipment container transport sa panahong iyon. Number 4, Oasis of the Sea. Ang barkong ito ay isa sa pinakamalaking passenger ship na gawa sa Royal Caribbean noong 2009 to 2016. Sa taong 2018 ay nagsimula na ito naglayag sa karagatan ang barkong ito. Ito ay may sukat na 360 meters na haba at may bigat na 225 to 182,000 na tonelada. Ang barkong ito ay kaya magkarga ng 6,226 na pasahero at mayroon itong 2,324 na crew members. Ang maximum speed nito ay kaya maabot sa 41 km per hour. Dahil sa sobrang laki ng barkong ito ay meron itong floor rider surfing simulator, zipline, na may taas na 25 meters, rock climbing wall, swimming pool at iba pa. Tinatayang nasa $1.22 billion ang halaga ng ginagamit sa pagpagawa ng barkong ito. Number 3, Harmony of the Sea. Ang Harmony of the Sea ang isa sa pinakamalaking barko na passenger sa buong mundo na pagmamayari ng Royal Caribbean International. Ang barkong ito ay may haba sa 362 meters. Ang barkong ito ay madami din mga magagarang pasilidad sa loob nito. Ang barkong ito ay may bigat na 226,973 na tonelada. At meron din itong 2,747 na stateroom at iba pa. Number 2, Imamerk. Ang barkong ito ang isa sa pinakamalaking container ship sa buong mundo. Meron itong 397 meters na haba. At kaya rin ito maglaman ng higit sa 100,000 na container. Ang barkong ito ay ginagamit simula pa noong Agosto 31, 2006. Number 1, Freeload LPG. Ang barkong ito ay pagmamayari ng Royal Shell. Ang barkong ito ay floating fraction ng storage ng mga langis. Meron itong haba na 488 meters at meron din itong tangkad na 105 meters. Ang barkong ito ay ginagamit bilang isang fraction ng mga gas o mga langis. Ikaw, nakaranas ka na bang nakasakay ng malaking barko? Ang sagot mo ay comment mo sa comment section para malaman namin kung ano ang pakiramdam na makasakay ng malaking barko. Mga katropa, dito nagtatapos ang ating kwento at abangan nyo lang ang mga susunod natin mga video na ina-upload.
As always, thank you so much for watching.